Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. So, ang topic natin ngayong araw na to tungkol sa Red Moon Valley. So, actually guys kasi, ang Red Moon Valley is one of the most popular map area sa Mirror 4. Bago ka makatungtong sa Red Moon Valley, kailangan mo muna magpa-level hanggang level 75. So, syempre, hindi naman porket nag-level 75 ka, automatic makakapasok ka kagad sa Red Moon Valley. Kailangan mo muna mag-main quest para mapasok ka sa loob nun. And also, Red Moon Valley is better than Bichon Valley and Snake Valley when it comes to mining. Kaya karamihan sa mga players or mga farmers ng Mirror 4, talagang gustong-gustong makapasok sa Red Moon Valley. Kasi nga daw, wala nga daw istorbo, walang bot. And also, talagang makikita mo talaga sa map na yun, nababakante yung spot ng Night Steel. Yun nga lang, the big question is, worth it pa rin ba ang Red Moon Valley nowadays? O pati ba ang Red Moon Valley, sinakop na rin ba ng mga bot? So, let's find out. So, ngayon guys, dalawang floor yung papasukin natin sa Red Moon Valley. Isang third floor and fourth floor. So, mag-i-start muna tayo sa third floor. Kung makikita natin kung gano'n na ba ka-volume ang player sa loob ng Red Moon Valley. So, ngayon, titipi tayo sa Spirit Center, Red Moon Valley, 3F. So, isa natin sa main entrance. So, landmark. Ay, hindi pala. So, sa 2F. Okay, ay, doon. Tama ba? Dito. So, isa natin sa main entrance. So, dito natin makikita kung gano'n nga ba ka-volume na ang tao sa Red Moon Valley. Kung worth it na rin ba na tumambay dito or kahit mag-AFK ka nang natutulog automatic pa rin ba siya makapagmina, wala ka ba kaagaw. So ngayon, yan, kapasok na tayo. So guys, ang Bichon Valley, Snake Valley, and Red Moon Valley, pare-parehas lang yan. Yun nga lang, talagang ang pinaka, ano lang talaga natin dito is yung, kumbaga yung volume ba ng dami ng player, marami na ba. So yan, katulad yan. Yung katulad niya, may bakante ito, kaso bawas na. Ayan, may mga bakante, 210. So guys, ayan, kung nakikita, dito sa server 214. Ayan. Mapapansin nyo, maraming bakanting slot ng mga Dark Steel, unlike sa mga Bichon and Snake Valley. So, kakamaya kasi doon, nandun doon ang lahat ng bot eh. Ang gugulat yun, biglang magtitipi doon sa mukha mo yun. Titirahin ka palang titirahin. So, ayan, guys, oh. Explore lang natin yung Red Moon Valley 3F. Pakapakita ko lang sa inyo, bigyan ko lang kayo ng konting ideya sa loob ng Red Moon Valley. Kung marami na bang tao, marami ka na ba kaagaw, ganun. So, ayan guys. So far guys, marami na tayong nadaanan na mga pwesto ng Dark Steel na hindi naman, wala naman tao. Tulad yan, no? Okay. So yung sabihin lang nito, kahit hindi ka na mag 1F saka 2F, automatic makakapag-mina ka na maayos. Kasi dito, kung mapapansin nyo, katulad nyo, no? Ang dami ng bakante na pwesto. Ayan. So, dito mo makikita na walang bot. Kasi kung may bot dito, malamang yan, mayroon nakatao na sa, ano na yun, sa pwesto na yun. So, teka, nasa na tayo. Baka nagkandaligaw-ligaw na tayo. So, konting ano lang to, yung pakapakita lang natin kung worth it ba ang Red Moon Valley. So, ayan, katulad guys, ang daming bakanting Dark Steel. So, yan. Oh, 292. Diba? So, syempre, depende rin sa volume ng server nyo. Siguro baka yung mga latest na server ngayon, talagang maraming talaga sa kanila player. Pero kung latest pa yung server na yun, malamang may mga di pa maraming 75, balik dito sa server namin. Server namin, alas marami lang 75 eh. So, talagang dapat nga, mas volume pa to eh. Yan. So, okay. So, yun lang yung explore natin guys, kasi pinakita ko lang sa inyo ng konti yung 3F. Kasi kung isabihin yan, 3F talagang hindi mo na kailangan kahit sa 1F, 2F. Pwede rin diretso ng 3F kasi maraming pwesto. So, try naman natin sa 4F. So, dito di ka talaga makakapagpas na kabil eh. Sa entrance talaga, bagsak mo kagad. Ayan. So, wait. Okay. Yan. So, dito. Ito nga lang yung pinaka-disturbing na area kasi talaga papatayin ka dito.
Lalo pag may clan ka, syempre minsan di ba may kaaway yung clan niya. Okay, yan. Katulad nyo guys, may baka... Uy! May baka antira do. Okay. Bago, taka. Pipin ko lang sa mga kaklan ko. Sayang eh. Okay. Uy, si Chocodne. So guys, ayan. Red. So, ayun o. Marami yung bakante na slot dito. Mas marami dito yung bakante. So, sa tingin ko guys, kapag ako na rin nag-APK magdamag dito, eh, okay naman. Kasi sabi sa akin nung kaklan ko nun, pag doon na katulad niya guys, dami. Kapag, nung nag-offline, nung magdamag daw niyang inihalang naka-mining, talagang naka-ano daw siya nun, eh, halos, parang, di ko lang 600,000 darks din nakuha niya. Eh, ang bilis pa nung mining seconds niya. Di ko alam kung 6 or 5. Oh, red ulit. Wala din red. Mamaya, pagkatapos ko vlog, titirahin ko ito lahat. So, ito, tatapin. Siwa ako napindot ko yung ano, ulti. Ayan guys, nakakadalawang red na tayo. So, yung sabihin, talagang mas okay dito sa 4F. Kasi kaunti lang guys kasi tumatao sa 4F eh, dahil nga may, pag may bot, talagang automatic atakihin ka. Yun nga lang, dito kasi sa, sa Red Moon, eh talagang wala pa, kung ba masin nyo, wala pa talagang bot. So, malinis na malinis siya. Oh, may red ulit oh. Hindi siya ganun ka-volume yung tao dito sa 4F, unlike doon sa 1F and... I mean, unlike doon sa Bichon Valley Snake Band. So guys, katulad niyan, tapos na natin i-explore yung, ano, yung Red Moon Valley 3F and 4F. So, eto nga, wait lang, imamind ko lang ito ah. Para makapag-ano tayo. Yan. So guys, sa akin lang ah, kung pagbabasin kung worth it pa rin ba ngayong panahon na to yung Red Moon Valley, eh talagang worth it pa naman siya. Kasi kung mapapansin nyo, eh habang nag-explore tayo sa Red Moon Valley 3F and 4F, eh kung mapapansin nyo, eh talagang maraming bakanting slot ng dark steel na pwede kong mag-mine. So hindi katulad ng mga Bichon Valley na tas saka Snake Valley na talagang sobrang daming volume ng player or halo-halo na sila kahit bot nando doon na nag-aagawan pa sila ng ano, nag-aagawan pa sila ng antag dito ng dark steel. Tapos magugulo ka, may natitipi sa mukha mo, tapos bigla kang papatay. Talagang guys, ano, popular talaga itong map na itong sa Mirror 4, itong Red Moon Valley. Saka guys, kung mapapansin nyo sa Facebook, sumali kasi ako sa group ng Mirror 4, talagang makikita mo ito, kakamayan, bumibili ng level 75 na mining. Parang may category pa sila ito, kung na, level 60, level 70, hanggang level 80. Kaya, kumbaga, eh talagang, siguro ang goal nila, kaya level 75 ang binibili nilang character pang mine, eh talaga para makapasok agad sa Red Moon Valley. Kasi nga, kung talagang titignan mo, eh talagang walang sapaw sa area, eh talagang mapapasekin account ka talaga kasi biray mo, pwede mo maghapon na mag-mine ka lang na mag-mine, diba? So, paano guys, maraming salamat ulit sa panonood nyo and sana nag-enjoy kayo sa video ko. So, sobrang tagal kong di nakapag-post kasi nga nagka-problema kasi yung computer na wala yung audio. And, kumbaga, and parang nag-corrupt kasi yung Windows ko. So, paano, maraming salamat sa panonood nyo and sana huwag nyo kakalimutan i-like and subscribe ang channel ko. And also, huwag nyo rin kakalimutan na pindutin ang notification bell para kapag nag-post ako, updated yun. So, paano guys, maraming salamat ulit sa panonood nyo.